Isang bus ang tumagilid sa North Luzon Expressway. Para sa detalye, may news to go si Steve Dailisan. Steve? Kino, pasado nga alas 7 ng umaga nang maaksidente ang Partas bus sa may southbound lane itong North Luzon Expressway. May 2 kilometrong layo mula rito sa ating kinaroroonan sa Bukawe Toll Plaza. Siyam na pasero kasama ng driver at konduktor ang nasugatan. Kuha ang video na ito ilang minuto lamang matapos ang aksidente. Basag ang windshield, nakatagilid at tumalso ang bus sa pader ng NLEX. Bago nito, tinumbok niya ang malaking signage ng NLEX na nakalatkad. Inararo rin ang isang puno kaya ito nabuwal. Duguan ang ilang nasugatang pasahero. Karamihan sa kanila chinog ay tulog sa biyahe. Alas 12 raw ng madaling araw nang umalis sila sa Bigan, Ilocos Sur. Noong una ay maayos daw ang takbo ng bus pero pagdating sa NLEX, tila inaantok na raw ang driver na kinilalang si Edison Tacuban. Agad naman siyang hinalinginan ni Eduardo Bragado, ang konduktor. Pero sa kwento ng ilang pasahero, tila napapapikit-pikit din daw ang konduktor hanggang sa tuluyan na silang maaksidente. Sa harap nga ng basag na windshield sila dumaan para makalabas, yung iba ay nagpanik pa. Maya-maya pa ay dumating na rin ang ambulansya. Agad nilapatan ng pangunang lunas ang mga sugatan. Marami sa mga pasahero Chino ang may flight abroad ngayong araw. Ayon naman sa kinatawan ng Partas, iimbestigahan nila ang sumbong ng mga pasahero na nakatulog ang driver at konduktor. Nakahanda naman daw silang sagutin ang mga pangangailangan ng mga pasahero. Yung konduktor tsaka yung driver, nagpapalitan sila kasi naantok yung isa. Pagdating namin dito, nabigla na lang ako. Nandyan na pala kami kasi naidlip ako. Ako nga, naibit yung paa ko eh. Nakatulog yung driver eh. Nakatulog? Kasi sabi niya sa akin kanina, nahilo siya. Nahilo, tapos nag-block yung paningin daw niya. Nung makagising na siya, yun, kahoy na daw, pag yun na. Siyempre, alamin muna nung legal team namin, then kung ano man yung mga parusang or kung talagang alamin yung punot dulo ng nangyari. Sino posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injury, damage to property, ang driver at konduktor ng bus? Kasalukoy nang nire-recover yung mga gamit ng mga pasahero, yung ilan nga sa mga pasahero ay inilipat na sa rescue bus ng Partas. Ang mga sugatan naman dinala sa pinakamalapit na ospital dito sa Bukawe. Hindi naman sino apektado ang daloy ng trapiko sa mismong accident site, kaya walang dapat alalahanin yung mga motoristang daraan sa bahaging ito ng NLEX. Sinisika pa rin alisin yung tumagilid na bus mula dyan sa kanyang pagkakakalso sa pader ng NLEX. Yan muna ang latest live mula pa rin dito sa North Luzon Expressway. Steve Dailisan, GMA News.